Siya si Bebet Montogo Molina, natubong Kadiis Carmen Cotabato sa Mindanao, isang OFW kasambahay sa Riyadh, Saudi Arabia. 5 taon nang naninilbihan sa kanyang mga amo. Ayon sa kaanak, excited nang umuwi sa Pilipinas si kabayan para makita at makasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaan palad, ang inaasahan ng pamilya na masalubong ito ng galak at tuwa ay luha pala at paghihinagpis ang kanilang mararamdaman. Dahil ang inaasahan nilang kaanak na pauwi na sana noong January 8, 2024 ay namatay daw sa loob ng airport habang nag-aantay ng kanyang flight. Ngunit hindi naniniwala ang mga kaanak ni kabayan sa biglaang pagkamatay nito. Dahil ayon sa pinsan na isa ring OFW sa Riyadh, palagi umano silang magkausap ng kanyang pinsan at wala umano itong nabanggit na may nararamdaman, kaya nagduda sila na baka may ginawang kakaiba ang amo ni kabayan kung bakit ito namatay. Dahil ayon sa pinsan, nakapagsumbong umano si Beth sa kanya. Sinabi daw nito na nagpaalam daw ito ng maayos sa kanyang mga amo na hindi na siya babalik ng Saudi. At sinabi rin daw nito na hindi umano siya pinapayagan ng kanyang mga alaga na uuwi sa Pilipinas. Nagalit daw ang amo ni Beth dahil gusto daw ng among babae na pabalikin pa si Beth sa Saudi para magtrabaho sa kanila. Ngunit nanindigan daw itong ating kababayan na hindi na talaga siya babalik. Kaya daw ito bigla kinulong sa kwarto ng amo ng halos 1 linggo at hindi umano ito pinapalabas. Binibigyan lang daw ito ng pagkain sa kwarto. Kaya nagduda ang pinsan na baka nilason ito ng dahan-dahan dahilan kung bakit ito namatay ng biglaan sa airport. Ayon pa sa pinsan, dumating umano ang bangkay ni Beth sa Pilipinas. Ni isang gamit nito ay hindi pinadala kahit cellphone ay wala. Kaya labis ngayon ang pagmamakaawa ng pamilya sa kinataas-taasan sa Pilipinas kina Senator Rafi Tulfo at OWA Administrator Arnel Ignacio na tulungan silang alamin kung ano ang totoong nangyari sa kanilang kaanak na si Beth Montogo Molina. Posible kaya mga kababayan na tama ang duda ng pinsan na nilason si kabayan ng kanyang amo? Tama kaya ang hinala niya? Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman, marami sa mga OFWs ang napapahamak pag malapit na itong umuwi sa Pilipinas. Lalo pa pag napag-alaman ng amo na hindi na babalik sa kanila ang kanilang kasambahay. Pakikomento ang inyong saloobin patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.